Samantala, ilang probinsya sa Visayas at Mindanao ang binaha kasabay ng pagdiriwang ng Pasko. At para po makakuha tayo ng update, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Diego Agustin Mariano, ang Information Officer 3 ng OCD o Office of Civil Defense. Welcome to Sakto Po, sir. Opo, ano? Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga nanonood sa ating teleradyo. Kamusta po, sir? Ano po yung pinakahuli nating detalye, datos sa mga binahapong mga lugar, mga probinsya ngayong Kapaskuhan? Ano sa ang datos na meron tayo, no, for regions 8, 9, and 10. Ito yung tatlong regions na kasalukuyang nakaranas ng shear line, no, o pinapaulan ng shear line. Sa ngayon, meron kasamaang palad, meron tayong dalawang for verification na bed sa Misamis Occidental. Then meron tayong missing na Siam. Ito ay 5 sa Northern Samar, 1 sa Leyte, then 3 sa Misamis Occidental. Then meron tayong isang injured na recorded. Sa mga affected na population, meron tayong 18,407 na pamilya at 80,142, no, na individuals ang katumbas niyan. Sa mga kasalukuyang nasa evacuation centers or nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak, meron tayong 9,197 na pamilya na katumbas niyan ay 44,725,000 na katao. Sa cause of damage, meron na tayong naitalang 280,000 na infrastructure na damage. Agriculture, meron tayong 4 fishing boats na recorded or reported na nasira. Sa mga kasalukuyan, no, wala tayong reported na interaction sa communication, sa power, sa tubig. Pero meron tayong reported na damages na 43 na kabahayan ang nasira. Sa mga kakalsadaan at sa mga tulay, kasalukuyan na passable naman po sila. Kundi one lane passable, ito ay muling na possible. Pero lahat po ng ating kakalsadaan, madadaanan pa naman ayon sa ating mga reports from sa mga regional offices natin. Sir Diego, yung pong naitalang may dalawa po ano na namatay at may mga nawawala, may impormasyon po ba tayo? Ano po yung nangyari sa kanila? Bakit po namatay at bakit nawawala yung iba? O yung sa Misamis Occidental na ito, dito ay karamihan is mga nalunod. So, ang reported na cause of death dito is drowning. Then yung sa mga missing naman, ang iba dito is mga fishermen din na nawawala. So, naka-alert naman yung mga karating na bayan nito na sakaling mapunta sila or mga nag-take shelter sa ibang probinsya is naka-alert. Ay, makita sila sa lugar na yun is... Opo. Sir Diego, medyo nagkakaproblema lang po yung linya. Isa na lang po, meron po bang impormasyon? Ano po yung nangyari? Nagka-landslide? At bakit po ito yung mga, ang mga kababayan natin ay napahamak? Nagkaroon po ba ng early warning sa kanila? May preemptive evacuation po bang ginawa? Ay, early warning na kanila. Nagkakalan at tuloy-tuloy ang pagpapas na ten warning messages. So, yan yung mga tumutunog sa mga natin tuwing may ganyang kalamidad. So, plan last week pa nung nagpapalan ng shield, sesenda o broadcast na tayo niyan. So, isan. Ayun. Naman tayo ng mga evacuation, mga pre-evacuation. Lalo na nagkaroon tayo ng warning. So,